Dinayo ko rin ang Wildlife Rescue Center sa Butuan para gamutin ang isang serpent eagle. Gano'ng katagal na po siya dito? Kapon nilagay dito. So yung mga wala pang isang linggo siya na in captivity. Bumagsak raw sa tabi ng sapa ang serpent eagle. Nakabuka lang ang bibig nito at hindi agad makalipad. Kaya dinala ito sa rescue center. Ito yung condition ng ating serpent eagle. Oh. Palagi na bukas yung bibig, so we'll take a look ang overall condition niya. Oh. And if you notice, may labored breathing na. Oh. Kasama ang isa sa mga veterinary sa center, tinignan ko ang kalagayan ng ibon. May nakikita tayong parang blood na discharge dito sa ilong. Oh. Siguro from injury from pagkakabagsak niya, meron siyang scar dito, nagdudugo pa. As for the oral cavity, wala naman ako nakikita ang discharges. Sa atin yung wings. We're looking for fractures, kaya bakit siya nalaglag. Maganda naman yung ano niya, pangatawan niya. Hindi siya payat at all. Wala naman siyang fractures or pain. Complete yung wings, no? Yung eyes are very clear, both eyes. Walang discharge, walang sugat. Birds tend to do that. Kapag mainit, nakabuka yung bibig nila to release yung heat, no? Siyempre, hindi sila nakakagalaw. Plus, hindi ito nakakakain kasi bago yung lugar. Stressful yung new environment. So, hindi talaga siya kakain muna. So, okay to. This is a highly releasable bird. Kailangan ring malaman kung kaya pa niyang lumipad. Transfer natin siya dito sa mas malaking cage para makita natin, assess din natin kung nakakalipad ba siya na maayos. Okay. Yun! Nakakalipad! This is a highly releasable bird. Awkward yung paglipad niya kasi tumatama siya, kaya yun yung naging sugat dito sa kanyang ilong. Sa ngayon, bumuti na ang kalagayan ng serpent eagle. Sa rescue center, kapansin-pansin ang isang maliit na Philippine macaque. May isang macaque dito na tinurn over kahapon lang, no? Napansin natin, meron pa nakalagay dun sa bewang niya. So dapat sana natanggal yun before natin ilagay sa cage. Kasi baka maging maitlap na siya at habang lumalaki, so it will embed dun sa flesh niya. Mahirap na matanggal eventually. So Elias, now, subukan natin tanggalin. Alright, so see, nakadikit na sa balat niya. Nang malaman ng may-ari na bawal mag-alaga ng unggoy ng walang permit, itinurn over ang macaque na si Dodong sa DNR. Buti na lang ang nakita natin, kung hindi, mas magsusugat pa yun at mag-scar pa sa kanyang bewang. Ito yung mga dahilan, itong cuteness at saka vulnerability itong mga Philippine macaques ito, ang culprit, no, kung bakit sila nahuwi sa pangangalaga ng tao ba, dahil kumbaga sarap alagaan. Sa ngayon, nasa pangangalaga pa rin ang rescue center si Dodong habang pinapalakas pa siya.